Magandang araw sa inyong lahat and welcome to a world with Sam and Fia. At heto na lang po kami para sa isa na namang makabuluhang talakayan at karagdagang kaalaman ang inyong matutunghayan dito lang sa Now You Know. Face masks save lives. Wear your mask. Ito na marahil ang madalas nating naririnig nung magsimula ng kumalat ang COVID-19 noong February at March ng 2020. Dahil ang face mask, lalo na ang medical at surgical mask, ay isa sa mga first line of defense mula sa COVID-19. Ayon din ito mismo sa DOH at WHO. Magsimula nga sa pinakaunang lockdown sa Metro Manila noong March 16, ay tandang-tanda ko pa nga nung nasa Quezon City pa kami at malapit na ngang ipanganak ang aming bunso na si Samantha o si Sam dahil kabuanan na noon ni Mrs. noong mga panahong yon. At isa nga sa mga kailangan dalhin o suotin bago pumasok sa clinic o sa mismong hospital ay kailangan magsuot ng face mask. Ang pinakaunang ang face mask na aming nabili noon ay gawa pa sa tela at checkered pa ang disenyo nito. At dahil nga sa pandemya, maaring lahat tayo ay nakararanas na ng pandemic fatigue. Dahil halos magdadalawang taon na at ilang beses na rin ang lockdown. Mga alert level na pinatutupad at paulit-ulit na ibinabalita at laging ipinaalala na mag-social distancing at ang tamang pagsusuot nga ng face mask. Marami ng iba't ibang face mask ang nagsulputan. Nariyan nga ang common na surgical mask na dati ay blue at white color lang ang meron. Ngayon, iba-iba na ang kulay nito at may mga face mask na gawa sa tela at na may mga iba-ibang design at kulay o tatak at brand ng isang produkto, kulay o logo ng isang kandidato o kumpanya o organisasyon. May mga naglalabasan na nga ngayon ng mga disenyo at talagang pinag-isipan at kakaiba. At meron din namang sumubok na gumamit ng mga kakaibang bagay para gawing face mask. Isa na rito ang paggamit ng baon ng diyog o ng plastic para magsilbing face mask. Kayo guys, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng face mask, anong design kaya ng face mask ay inyong gagawin? Paki-comment naman sa baba at sa comment section ang inyong mga sagot. At kung bago ka lang sa aming channel, ay inaanyayahan kitang i-like at paki-subscribe na rin ng aming channel. At paki-pindot ang bell all para lagi kang updated sa susunod naming mga upload. Sino nga ba ang naka-imbento ng medical o surgical mask? Kailan at saan nga ba ito nagsimula? At saan ito unang ginamit? Ang lahat ng yan at iba pang mga kaalaman at impormasyon, ating pag-uusapan at pag-aaralan, aalamin at tutuklasin dito lang sa Now You Know. Ano nga ba ang kwento o simula ng surgical or medical face mask? Ang ideya ng pagkakaroon o pagsisimula ng paggamit ng face mask ay sa bansang Europa o sa Europe. Ayon sa mga artikulo at mga libro, nagsimula at na-develop ang surgical mask sa Europa ng mga ilang physician kasama si na Dr. John Mikulix Radecki ng University of Breslau at si Dr. Paul Berger na taga Paris ng late 19th century. Sino nga ba si Dr. John Mikulix Radecki? Si Dr. John Mikulix Radecki ay isang German-Polish-Austrian surgeon na ipinanganak noong May 16, 1850 sa Chernihiv, Ukraine in Austrian Empire.
Siya ay nag-aral ng medisina sa Vienna, Austria noong 1869 at nagtapos siya ng kanyang medical doctorate degree noong 1870. May isang anak na ang pangalan ay si Felix von Mikulik Shredik. At maliban sa pagiging surgeon, isa rin siyang book writer. Isa sa mga aklat na kanyang sinulat ay ang Surgery of the Alimentary Tract. Bago maging dalubhasa sa pagiging surgeon, naging assistant at apprentice din muna siya ng mga kilalang doktor na katulad ni Theodore Billroth para makakalap pa ng mga karagdagang experience sa larangan ng medisina. At dahil sa kanyang pagpupursige, noong 1882, siya ay naging profesor at naging director of surgical clinics sa At makalipas naman ng 5 taon, nalipat naman siya sa University of Königsberg noong 1890 sa pareho ring sesyon. How and when was face mask started? Sa isang pagkakataon, habang siya ay naggagamot sa isa sa kanyang mga pasyente, ay naisipan niya akpan ng ilong at bibig ng kanyang pagamit ang isang layer ng gauze o gasa na nilagyan ng string sa ibabaw na siyang kakapit sa gauze o gasa na siya na rin namang nagsisilbing hook sa likod ng tenga para hindi malaglag. Naisip ito ni Dr. John ay upang maiwasan na masagap at mahawa ang iba pang pasyente kung anumang bakterya o microorganism na nagiging sanhi ng sakit na tinatawag na respiratory transmission. Ang ideyang respiratory transmission, ito ang natuklasan Dr. Carl George Friedrich Wilhelm Fitch noong 1897. Si Dr. Carl ay isang prominenteng bacteriologist at hygienist na nagmula sa bansang Germany. Si Dr. Carl ang nagdevelop ng droplet theory of infection. Ayon sa kanyang teorya, na ang microorganism droplets na nagmumula sa respiratory tract ng isang may sakit ay maaaring maipasa o ma-transmit na magiging dahilan ng pagkalat ng sakit. At ito nga ang dahilan kaya naisip ni Dr. John Mikulik Shredeki ang maglagay ng isang layer ng gauze o gasa bilang proteksyon na siya na rin ang naging simula ng paggamit natin sa ngayon na tinatawag ng surgical or medical. At noong 1898, nirekomenda ni Dr. W. Webner na gawing 2 layer ang gauze o gasa kung sila ay nasa operating room at nagsasagawa ng mga operasyon, lalong-lalo na ng mga delikado at nakahahawang sakit ang kanilang ginagamot. Ito na rin ang nagpinmagpasa hanggang ngayon ang specification ng lahat ng surgical o medical mask sa buong mundo. At ito nga ang naging simula at pag-usbong at pag-develop ng mga surgical mask na ngayon ay may iba't ibang disenyo at material katulad ng N95 at ibang kauri nito. Kayo guys, anong klaseng surgical mask o face mask ang madalas ninyong bilhin? Paki-comment naman sa baba para sa inyong mga sagot. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa videong ito. At kung nagustuhan mo ang topic sa videong ito, paki-like at share naman guys. Mula sa amin dito sa award sa amin FIA, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Laging tatandaan, ang kaalaman ay kayamanan na hindi pwedeng nakawin ni naman. Bye-bye! Thank you.
Thank you.